together step by step, the enemy was approaching the sacred Hall of Ibanez. By April 1945, Americans were poised to invade Okinawa, only 300 miles from Japan. Short of everything but human lives, the Japanese unleashed a secret weapon. Kamikaze is the Japanese name for it. Fanatical death dive. Nahihiya na naman si baby. Okay na? Nakanya invitation. Nakanya kung ano kung ano. Kapag sinabing tanda,
ibig sabihin ito ay mga kumpletong bagay. Pwedeng makita, pwedeng madama, pwedeng maranasan, mga bagay na dumadaan sa ating mga sentido. These are complete things that would pass through our senses. Nalamang sa mga bagay na pwedeng makita, madama, maranasan sa sakramento ng binyag, walang iba po kundi yung tubig pang binyag. Isang konkretong bagay. Pwedeng makita, pwedeng madama, pwedeng maranasan ng mga bata. So bago niya natin tingnan yung kahulugan ng tubig pang binyag sa sakramento ng binyag, tingnan po natin yung tubig para sa sakramento ng mga bahay. Yung tubig iba ng mga gamit na nagamit sa paligo, kaya ay ito po ginagawa ng tubig pagpinyag sa mga batang binibinyagan. Hindi lamang isang pagpapakulugan at isang katotohanan, pinugasan, nililinisan ng mga bata ito doon sa tinatawag natin kasalanan pala na matutunan natin kung matahin lamang sa mga bagay sa tubig ito na sa biyaya na pinagalog sa atin ng Diyos at kayo natin pinagalog sa atin ng Diyos. Kung ating pabalikan ng kasaysayan ng simbahan, mga binibinyagan ng mga matatanda na pwede silang tanunin kung gusto nila magpapinyag o hindi. Pero pwede natin humarapin ang mga bata nito sa karanasan ng nanay at tatay kapag nagkakasakit ng mga bata. Kapag pinapayong ng gamot, hindi natin tinatanong ang mga bata kung gusto nila o ayaw nila ng gamot. Sinusubo sa bata yung gamot dahil alam natin kailangan ito ng mga bata. At hindi po ako ulit yung papin ng mga magulang na narinito ngayon. Hindi natin pwedeng tanungin yung mga bata o tatanungin man natin na hindi sila makakasagot kung gusto nila o ayaw nilang magpapinyag. Pero dala na natin pananampalataya nila marapat natin ilapit sila sa pananampalataya natin na kagisnan upang sila man ay hindi ulat. Ang role ng nanay at tatay ay walang iba kung hindi pakilala sa kanila ang pananampalataya natin na kagisnan ang Diyos natin sinasampalatayanan. Ang role ng inyong at ina, siyempre po ay hindi lamang ang magbili ng pakimkim. Tulungan pa rin kung kakalimutan. Hindi lamang ang magtago ng araw ng Pasko. Ang role ng inyong at ina ay walang iba kung ituwagan ang nanay at tatay sa pagbubog ng mga anak. Palakihin ang mga inaanak ninyo bilang mabubuting mamamayan ng Kristiyano. Hindi sa tulungan sa ita, hindi sa pagbibigay sa kanila ng mabuting halimbawa. Pakita sa kanilang pagmamahal sa banal na misa, hindi sa salita, hindi sa ating pagpapahalaga sa banal na misa. Pakita sa kanila ang pagpapahalaga sa mga sakramentong banal sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa mga sakramentong banal. At ngayong araw ko ito, araw ng Sabado, binubunitay natin ang kakilang pagkisahan ng pagkapanganak ni San Juan Bautista. Isang magandang petsa para pabinyagan ng inyong mga anak at inananak. Ngayon din araw ang ating mahalayan si Maria. Hindi natin ang paggabay at sa mga magulay ng Pedro Pascal ng Banal at ang kapalong pagpapawalan ang sikuro kong pagpalagaan ang magandang balita sa ating kapuluhan at sa ikalawang bansa na naman tayo sa Panginoon. Para sa mga pinginagal, upang ang mga kailang pumatubay at maganda sa kanila sa lahat ng kasama, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga mag-anak, upang mga nalangin sila tapat sa kanilang pangako sa Panginoon, dahil nagsunod sa aming bawal ng banal na pagkakas, ang si Jesus, Maria at Jose, sila'y manatik ng mga mahal at ng mga malasakit sa isang isa, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga ninong at ina, upang sa paghihimbay ng isang pangayong kwadyo, magpapala nila ang pagbulong ng tuwangan nila ang mga magulang sa pagbubog sa kanilang mga inaanak, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng binyagang narin dito, upang natulad ng lahat ng mga banal, makapamuhay tayo na tapat sa ating pangako sa binyag, manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin ang pangyarihan ko sa lugar at mahal sa atin kaya sa mabubog iyong anak. Upang kami nasandak sa paningin ng sala ay mabigyan ng daya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo ng mga batang bibinyagan ay maging malaya sa pagkalipin na buhay ng pagsuway ng nalikha ko ng tao. Nagpumalawa sila ng banal na espiritu upang sila ay mapuspos ng liwan ng muling pagkalukay ng mga anak ay niluluhod namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo
pagyayahan ng ating tagapagligtas na si Jesu Kristo at kayo luha ay magpakatatag ngayon at magpasawalang hanggan. Espiritu Santo. Laki ng vlog ni Joel. Rita, yun lang baby. Hindi ko kain. Ay, gilin ako na yan. Braso mo nakita ko eh. Dennis. Ba't Dennis? Ba't ako hindi na ano? Hindi ako nabubuhay. Ay, matanda ka na. Ha? Hindi mo yung baby. Bawasan po mo po. Si Jaya. Sisindi mo sa naman ng Panginoon sa Kristo ang muling pagsilang sa tubig ng Espiritu. Ano kayo ka nakikita mo pa ang Panginoon? Ang pagkakamit na nangisin ay papakilala ng pagkakutan ng Espiritu Santo sa pamunin ng silinang sa niya. Hello! Maging matatagawa ang mga bata ito sa kanilang sa Kristo Kali, Paya at Kupeta ngayon at kailanman. Sa mga bata ay mga pagkakamit. Ito na yung pagkakamit.
Talaga? Parang pagtulog eh. Tinungit nga tayo eh. Tabi lang kamay. Basta buhat yan ako eh. Kasi pagpapadam na. Ito. Susan pabawi. Sa'yo ganyan. Sara ka. Ngayon, tali mo sa likod. Thank you.
Record na. Nagre-record na. Hindi pa ipasok ang kamay ni Mike.